Nandito na po tayo sa finale episode ng Magandang Dilag, The Beautiful Ending, mga kapuso. Bumalik itong si Jared at hinampas niya ng matigas na bagay itong si Magnus, kaya ito ay natumba. Ngayon, sabi naman ni Jared, katapusan na ng kasamaan mo. Talagang binagsakan niya ng mga damit. Para nga naman kumalat yung apoy. Samantalang itong si Donna, isinakay na nga sa ambulansya para isugod na agad sa ospital. Ito namang si Luisa, nagpupumilit na pumasok sa loob. Ginagamot na nga siya ng medic kasi nga meron din siyang sugat na natamo. Ngayon pinigilan siya ni Eric at nangako nga si Eric na papasok siya sa loob upang iligtas si Gigi. At nagpasalamat naman itong si Luisa. Samantala, hinanghina na nga si Jared at bumagsak na nga siya rito saktong dating naman ni Eric. Nagtanong si Eric, ano nangyari? Nabaril siya eh. Ikaw Gigi, kamusta? May sugat ka ba? Wala akong sugat, Eric. Okay lang ako. Kailangan na natin maisugod sa hospital si Jared. Kasi nga nangihina na nga talaga si Jared hanggang sa dumating na nga yung mga pulis. Nasaan si Mayor Magnus? Nandun doon sa dressing room. Nasa loob siya. Kaya mag-iingat kayo. Kasi nga buhay pa siya eh. Ngayon, nakalabas na nga yung tatlo. At isinakay na nga si Jared sa may ambulansya. Ngayon, nagyakapan yung mag-ina at nag-iiyakan. Salamat sa Diyos, Gigi, at ligtas ka, Nay. Wala na po tayong poproblemahin pa. Tapos na po ang lahat ng problema natin. Wala na po mananakit sa atin. Tita Sophia, tapos na po ang lahat. Hindi nila naririnig yung sigaw ni Magnus. Si Magnus kasi nagsisigaw sa loob dahil nga nakakaramdam na siya ng sobrang init. Ngayon sa sobrang lakas ng sigaw niya, naririnig ni Sophia sa labas. Kaya meron siyang balak, meron siyang ginawa sa pagkakataong ito. Diba? Nakikita niyo yung room na natutupok na ng apoy. Samantala, nagkamalay na nga si Jared at hinahawak-hawakan ni Gigi yung buhok. Sabi naman ni Jared, Gigi, sa wakas. Sabi naman ni Gigi, mabuti naman at gising ka na. Gigi, sana mapatawad mo pa rin ako ha. Tapos sabi niya, okay lang ako. Tapos sabi naman ni Gigi, ikaw nakukuha mo pa magbiro. Sabi niya, kasi gusto kong mahalika ng kamay ng babaeng pinakamamahal ko. Kinakilig pa niya talaga si Gigi, no? Sabi niya, wala na si kuya. Wala nang mag-aargabyado sa inyo. Wala nang mananakit sa inyo. Pinupad ko lang naman kung ano yung ipinangako ko sa iyo, Gigi. Samantala, binabalita nga sa telebisyon, napatay na nga itong si Mayor Magnus Ilisorio. Natupok ng apoy. Diba dahil nga na-trap siya? Ayon sa balita, matapos niya nga ang kaimpatayin si Luisa, nakulong siya at pumakas ito. Ngayon, in-hostage niya si na Gigi. At tuwang-tuwa naman si Riley, sabi niya, buti nga sa'yo. Buti na lang talaga. At yan na nangyari sa'yo, dapat pala hindi na ako nagpakasal sa'yo. Minahal pa kita. Ngayon, tinadyakan siya nung mayor doon. Sabi, ano ba? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka manood ng TV? Ba't ka nakatunga nga dyan? Masahihin mo ako ngayon din. Naayak si Riley, buti nga sa'yo. Samantalang tong si Blair, pinanonood yung balita, naka-live sa cellphone. Nakatago siya doon sa may mga damitan. Ngayon, binalita rin na ang leader nga ng elite squad na si Blair Escudero ay binigyan siya ng persona non grata pagdating sa pagiging fashion designer. At sabi pa nga rito ni Blair, nangangako ko sa inyo na magbabalik din ako balang araw, magiging fashion designer din ako. Kung ayaw niyo sa akin, wala akong pakialam. Ngayon, sinungitan siya ng may-ari. Sabi niya, napaka-arte mo, buti nga eh. Hinar pa kita dito. Sige na, ayusin mo yung mga damit. Saka pinagbabawalan kita mag-cellphone ah. Pasalamat ka at tinanggap pa kita dito. Kaya huwag kang magreklamo, huwag kang mag-inarte. Ayusin mo yung mga damit. Sabi niya, buti nga sa'yo, Blair. Kinabukasan, kumakain ng almusal sina Gigi. Sabi naman ni Donna, Beshi, nasabi mo na pa kay Ninang yung surprise mo eh. Ito talaga si Beshi. Napakadaldal talaga. Sabi naman ni Luisa, ano ba kasi yun? Nay, kasi mag-trip tayo sa ibang bansa. Pinupad ko lang naman yung pangako ko. Siyempre naman, no? Hindi ko naman nahayaan na walang date ang mother and daughter, sabi niya. Ito na yun, Nay. Gusto ko mag-date tayo nang tayo lang. Magkakasama tayo para naman malimutan na natin lahat ng mga chararat na dumating sa buhay natin. Lahat ng mga negative sa tatapon na natin yung gusto kong magsimula ulit tayo ng panibagong buhay. Panibagong simula, panibagong pag-asa.
sabi naman ni Gigi, no? At syempre naman, makakalimutan ko ba naman ang tita Sophia ko sa kambeshi ko? Syempre, kasama kayo, sabi naman ni Sophia, Gigi, not this time. I'm sorry, pero sa susunod na lang ako sasama. Bakit naman po, tita? Eh, alam mo naman, may mga unfinished business pa ako na kailangan tapusin. Kaya ibibigay ko muna itong pagkakataon na to para sa inyo. Ayun pala, buhay pa pala si Magnus. Diba? Nakatago siya sa isang liblib na lugar. Nabalik na ng sitwasyon. Dati si Magnus yung nangingidnap at kinotorture ang mga bihag niya. Ngayon, nabaliktad. Siya naman ngayon ang bihag ni Sophia. Sabi niya, walang nyara. Sabi naman ni Sophia, ano Magnus? Handa ka na bang makita si kamatayan? Kamusta ang ano mo dito? Ang pahingahan mo dito? Sabi no, anong gagawin mo sa akin? Siyempre naman, hindi ako papayag na mamatay ka na lang ng biglaan. Dahil gusto ko, magdusa ka ng konti-unti hanggang sa mamatay ka. Ito na ang pagkakataon para maipaghiganti ko ang pagkamatay ng anak ko, pati na rin ang mga taong winalangya mo. At saka ito lang masasabi ko sa iyo, Magnus, walang nakakaalam ni isa na buhay ka pa. Dahil nung pagkakataong yun, nung kinuha ka ng mga tawan ko, ay pinalitan ko ng bangkay yung kinahihigaan mo sa pwestong yun, yung bangkay ng isa sa mga tauhan ko hanggang sa natupok yun. Kaya hindi na yun nakilala pa. Kaya ang buong akala ng mga tao ay ikaw yung tatupok ng apoy, yung naging abo. Sige na, simulan na yan. Tinali siya ng lubid, kabila ang kamay, inangat. Tapos pinaghampas ng mga makakapal yung kahoy, parang tristo eh. Diba? Ayan no? Sabi ni Sophia na bubulong siya, na ipaghiganti na kita, anak. Nakamit mo na rin ang mustisya na nababagay sa'yo. Kawawa si Magnus, mamamatay na rin yan. Mamamatay na rin si Magnus. Wala na nakakaalam na buhay pa siya. Sino pa ang magliligtas sa kanya? Diba? Ngayon, ito naman si Gigi. Ngayon si Gigi, nagpasalamat siya ng gusto kay Eric. Dahil magmula una hanggang sa huli, hindi pa rin talaga siya sinukuan sila ng nanay niya. Tinupad talaga ni Eric ang pangako niya sa kanyang ama. Siguro si tatay nakangiti na mula sa langit dahil tinupad mo yung pinangako mo sa kanya na proteksyonan kami. Sabi naman ni Eric, panigurado oo, pero hindi lang naman ang pagiging protector ko ang ginawa kong parte sa'yo, Gigi, eh. Pati na rin ang pagmamahal. Meron pa ba akong puwang dyan sa puso mo? Hanggang protector na lang ba ang tingin mo sa akin? Sabi naman ni Gigi, no? Eric, alam mo naman na marami nangyari sa buhay ko. Saka, hindi ko naman talaga kaya pa magmahal sa ngayon eh. Ang dami talaga nangyari. Nandito ako para makapagiganti sa Elite Squad. Tapos ngayon, nakamit ko na ang tagumpay. Sabi naman ni Eric, Gigi, masaya ako para sa'yo. Kung mahal mo talaga si Jared, sige, binibigay na kita sa kanya. Alam ko naman yun eh, na hanggang kaibigan lang talaga ang tingin mo sa akin. Pumapayag na ako, diba? Pinapalaya na kita. Pero noon pa man, minahal na kita. Kasi minahal talaga ni Eric si Gigi mula umpisa eh. Diba? First episode pa lang pinakita na. Mas unang nakilala ni Eric si Gigi kumpara kay Jared. At una niya minahal si Gigi kumpara rin kay Jared. Sabi naman ni Gigi, inihiling ko sa'yo Eric, hinawakan ng dalawa niyang kamay. Makahanap ka sana ng isang magandang dilag na mamahalin mo. Diba? So, masaya naman si Gigi para kay Eric at ganun din si Eric, diba? Kaya nagyakapan sila dito. Ang ganda talaga ng tagpuan nila dito eh. Ang ganda ng usapan nila dito. Tapos si Eric nagmumukto yung mga mata, naluluha. Samantala, ito na yung last part. Nagkaroon ng padispedida ang Mayora, diba si Gigi? Dahil nga aalis na nga siya eh. Magbabakasyon na muna, diba? Pero babalik din siya ng Pilipinas. Grabe no, nagtagumpay na talaga si Gigi, no? Nakamit niya na yung mga pangarap niya na isang maging tanyag na fashion designer. Mayaman na siya, asensado na. Inimbitahan niya lahat ng mga kasipyo niya, yung kalugar nila, diba? Kaya nakakatuwa. Ngayon biglang umenter si Jared, Gigi, pwede ba kitang makausap kahit sadit lang? Kinuha ang mga kamay niya. Ngayon nakating si Eric. Eh alam mo naman si Eric, diba, escort, talagang nakabantay kay Gigi. Lumapit si Luisa at pinigilan ni Donna dahil nga nakasimango si Luisa eh. Hindi pa rin niya talaga tuloy napapatawad pa si Jared. Ninang, relax lang ho kayo. Huwag niyo na pong pakialaman si Beshi, sabi niya. Ngayon habang nakalingon si Eric sa malayo, siya, kinabig siya ni Donna, ismile daw, ismile. Sabi naman ni Gigi, oh ano pa ang sabihin mo, Jared? Malapit na mag-start yung speech ko.
Gigi, alam kong hindi ito ang tamang oras para sabihin ko to sa'yo, pero baka mawalan na ako ng pagkakataon kapag hinayaan ko itong mangyari. Alam mo ba, Gigi, I'm still in love with you. Mahal na mahal pa rin kita, lumuhod siya. O teka lang, Jared, ano bang ginagawa mo? Gusto ko lang sabihin sa'yo, Gigi, na mahal pa rin kita at hindi yun nawawala. Pumapayag ka ba, Gigi, na maging girlfriend kita? Sabi naman ni Gigi noon, Jared, aminin ko sa'yo. Seriously, meron pa rin ikaw puwang sa puso ko. Mahal kita at hindi naman yun nawawala eh. Inlababo ko sa'yo noon pa. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko pa kaya magmahal eh. Oo, mahal kita pero ayoko pang pumasok muli sa commitment. Alam mo naman na marami nangyari. Alam mo ba sa pag-alis namin, gusto ko munang hanapin ang sarili ko. Gusto kong bumalik sa dating ako. Kaya lang ako naging Greta para mag-iba yung lifestyle ko, para mas maging matatag ako, para mas tumibay ako at makapagiganti ako. Pero ngayon, gusto ko ulit bumalik sa pagiging Gigi. Yung bang normal na pamumuhay, sobrang saya, sobrang simple. Gusto kong bumalik at darating din na panahon na yon na kapag nakita ko nang muli ang sarili ko sa nakaraan, magmamahal ako muli. Sabi naman ni Jared, no? Hihintayin ko yon, yung panahon na yon, Gigi. Hihintayin kita. Ito lang masasabi ko sa'yo. Ang ganda rin ng tagpuan nila dito eh, yung pinaka-final message nila. Ang ganda eh. Kaya kinuha talaga ni Jared yung mga kamay niya kay Gigi. Akala ko talaga si Jared yung makakatuluyan niya dito sa dulo eh. Akala ko siya pa rin talaga. Pero alam na natin, considered na yan, di ba? Kung sakali man magkaroon ng part 2 o di kaya naman eh, kahit wala nang maging part 2, eh alam naman natin na sila pa rin magkakatuluyan sa dulo. Dahil nga kaibigan lang talaga ang pakaramdam ni Gigi kay Eric eh, yung nararamdaman niya eh. Tapos hinalikan niya sa pusing si Jared. Nag-iwan siya ng kiss mark, di ba? So, ayun, nakatingin si na Luisa sa kasi Eric. Ang sama ng titig niya eh, ni Nanay Luisa eh. Alatang may kinikim-kim pa rin sama ng loob eh. Ayun, hanggang sa komentara na nga itong si Donna at nag-speech. Sabi niya, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga kababayan namin dahil dumalo kayo sa padispedida ng aking best friend na si Gigi. Kaya naman, ipinapakilala ko sa inyo, walang iba kundi si Miss Gigi Robles. Kaya nagpalakpakan silang lahat, no? At mag-i-speech na nga itong si Gigi para sa kanilang lahat. Ayan na. Diba tinatawag na nga si Gigi? Ayan na. Nakakatuwa. Talagang sobrang ganda ng ending, ng finale, no? Sobrang ganda. At eto na yung final message niya para sa ating mga viewers. Talagang may aral eh. Talagang may aral talaga. Nag-iwan dito ng napakagandang mensahe si Gigi. Sabi niya, no, maraming salamat, Beshi. Napasalamat siya, no. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil dumalo kayo sa aking padispedida. Ito lang ang masasabi ko. Ano ba ang kriteriya ng isang magandang dilag? Nababase lang ba ito sa maraming kaibigan, popular, maraming followers? Hindi. Dahil ang totoong magandang dilag, nag-uumpisa yan sa kaloob-looban, sa kabutihang loob, kung ano ka talaga. Sabi niya, no, yung pagiging isang matatag, mapagmahal na anak, mapagmahal sa kapwa, kaibigan, kakilala, matulungin, at higit sa lahat, mapangunawa. Diba? Talagang nagbigay talaga siya ng aral, diba? Yun talaga ang totoong magandang dilag. Kaya naman, sa lahat ng mga tao, kapag pakaramdam ninyo na naargabyado kayo, lumaban lang kayo sa buhay. Diba? Dahil ang gusto ko sa mga babae, lalo sa mga kababaihan, maging empowered kayo. Diba? Maging stand out kayo. Kayanin ninyo lahat ng mga pagsubok. Dahil ang totoong isang magandang dilag, yung matapang, yung matatag. Diba? So, nag-flashback sa kanya lahat ng mga pinagdaanan nila ng nanay niya mula umpisa. Diba? Yung pinapahirapan sila ng elite squad, hanggang sa nakalit na sila sa bingit ng kamatayan, binigyan sila ng pangalawang pagkakataon para mabuhay, hanggang sa makapagigante, hanggang sa nakamit na nga nila yung rurok ng tagumpay. At talagang umasenso nga sila sa buhay. Talagang yumaman sila. Sobrang ganda talaga ng mensahe dito ni Gigi. Kaya naman nagpapasalamat siya sa lahat. Lahat ng mga tao naging parte ng buhay niya.
Tinawag niya ang kaisa-isa niyang nanay na pinakamamahal at syempre ang tita Sophia niya na talagang nagsilbing pangalawang nanay niya. Tinawag din niya si Atty. Sungit, no? Sabi niya, no? A joke lang, sabi. Tapos syempre ang aking ex, tinawag pa talaga yung ex eh. Kaya napasalita rito si Jared, sabi niya, si Gigi talaga, napabulong na lang siya eh. Tapos ang sabi pa nga niya, no? Ano, maraming salamat sa inyo, ah, sabi. Ano, nagandaan kayo sa akin, no? Yun ang speech niya, no? Alam nyo, pangit man ako sa inyong paningin, ang jowa nyo ay nakatingin sa akin. Nakulungo talaga, naghawaan sila dito, eh. Pero ang mahalaga, magkakais naman lahat, eh, di ba? Pati si Jared, saka si Eric, nagkasundo na rin. Kumbaga, wala na talagang problema, eh. No? Kumbaga, si Sophia, hawak niya ang buhay ni Magnus, pero mamamatay na rin sa dulo. So, yun na nga, ito na yung the end. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapuso. At dito na po nagtatapos ang napakagandang istorya ni Gigi Robles sa Magandang Dilag. Grabe, nakakamiss ang teleserye na to. At abangan natin sa Lunes ang papalit sa programang Magandang Dilag, ang Stolen Life. Magsisimula na sa Lunes, 3:20 ng hapon. At November 13 ito. Yan. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Maraming maraming salamat po. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and subscribe. And i-click mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga GMA shows tulad nito. Maraming 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 salamat, mga kapuso, and God bless us all.